Nagdeklara na ng state of calamity ang Oriental Mindoro matapos hagupitin ng bagyong Tisoy. Hanggang ngayon nga, wala pa rin kuryente sa malaking bahagi ng probinsya. May live report si Jenny Dongon. Jenny, kailan daw may babalik ang supply ng kuryente dyan? Ed Lucci, sa tindi ng iniwang pinsala ni Bagyong Tisoy dito sa Oriental Mindoro, aabutin pa raw ng isang buwan bago tuluyang bumalik sa normal ang supply ng kuryente rito. Sa videong ito na kuha kahapon, makikita ang pagbayo ng malakas na hangin at ulan sa Nahuan Oriental Mindoro. Dito tumama ang mata ng bagyo bago tuluyang bumalik sa dagat. Isang araw matapos manalasa ang bagyo, maganda na muli ang panahon. Pero kita ang iniwan nitong pinsala. Pinatumba nito ang mga puno, maging mga poste ng kuryente. Ang bahay ni Ricardo, itinali ang mga pader sa matitibay na puno, kaya maswerte raw na hindi tinangay ng malakas na hangin ang bagyo. Maitim. Dini ang isang nang pormir ng hangin din eh, nung padalwa dito, bago nagpaikot na. Pero pinadapa ni Tisoy ang mga pananim niyang saging. Kahit mga palay na aanihin na dapat, hindi rin nakaligtas. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, dalawa ang iniwang patay ni Tisoy sa probinsya. Parehong nabagsakan ng puno ang mga biktima, nang isa'y naglilinis lang sa labas ng bahay matapos manalasa ang bagyo. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, hindi sila nagkulang sa paalala sa kanilang mga kababayan. Wala kaming casualty doon sa mga coastal communities. Wala kaming casualty doon sa malapit ang sa ilog. Wala kaming casualty doon sa mga landslide prone area. Kasi nung December 2 pa lang, nag-preemptive evacuation na kami. Sa huling tala, higit 500 bahay ang nawasak ng bagyo. Nasa 400 million pesos naman ang danyo sa agrikultura. Uunahin naman daw ng lokal na pamahalaang ibalik ang kuryente sa mga national highway, ospital at ilang government offices. Ed Lucci, naging maganda na yung panahon dito sa buong probinsya kaya tuloy-tuloy na yung ginagawang clearing operation ng mga otoridad, particularly doon sa mga daan na nabagsakan ng mga puno at poste ng kuryente. At bukas naman ay may pasok na all levels dito sa probinsya ng Oriental Mindoro. Lucci, Ed. Maraming salamat, Jenny Dawn. Nasa higit 2 milyong pamilya ang wala pa rin kuryente ngayong gabi matapos ang pananalasa ng bagyong Tisoy. Ayon sa Department of Energy, hindi pa rin gumagana ang 19 na transmission line sa 2 rehiyon. Hindi naman matiyak ng NGCP kung kailan may babalik ang kuryente sa mga apektadong lugar sa Southern Luzon at Bicol. Hindi pa raw kasi tapos ang kanilang assessment, pero tuloy-tuloy naman daw ang trabaho ng NGCP.